Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay mag-a-analyze tayo ng game. Baliktanaw noong World Chess Olympiad 2016. Dahil itong game po na ito ay kumalat sa buong mundo. Kumbaga, naging headline po talaga sa chess. So, pumutok po ito sa buong mundo nung after ng game na ito. So, bakit kaya? So, ito po ay laro nila World Champion Magnus Carlsen para sa Team Norway. At tinapatan naman ng Philippines sa Board 1 with Grandmaster Julio Catalino Sadorra. Ayan, so tingnan na po natin kung anong nangyari sa game na ito. Magnus played E4. Sadorra played E6 or Ino. So tawagin ko na lang po siya sa nickname na Ino. Ayan, si Ino po ay nakateammate ko siya nung elementary pa. Dati. So talagang dati pa lang Ino na ang kaniyang nickname. Alright, Magnus played Knight F3. So a little bit surprise po kasi normally alam naman po natin na dito D4 talaga ang tinitira sa main line. Diba po, D4, then D5, yan. So, approaching main line. So, dito, nag-knight F3 kaagad si Magnus. Ayan, so, ano po kaya ang gusto mangyari? So, nag-D5 pa rin si Ino, syempre. Then, kinapture, yon. So, tinransposed na lang sa exchange French. So, simple lang po ang ginawa niya. Hindi naman ganun kagulat-gulat. Kasi po dito, yung knight F3, isang line din po nito ay E5, yung tinatawag po natin na French wing gambit with B4, ayan. C takes B4, tapos nag-A3 ulit. Ang idea, after B takes A3, nag-D4. Ayan, tapos magsi-C3 mamaya. So, binibitin yon. Tapos later on, kakapture rin ng dark sword bishop. May exchange sa dark sword bishop. Then, yun po, tumatalon yung knight dyan mamaya. Oh, may mga ganon, makakarating yung knight. May mga ganong line. So, yun po yung wing gambit. Pero, hindi naman guaranteed na okay ang black. Ang white, sorry. Hindi naman guaranteed na okay ang white dito. Kasi sacrifice nga, may sacrifice pa rin kahit papaano eh. At kung mapapansin nyo, hindi na po pinapractice ito sa ano ngayon. Theory ngayon. Hindi na siya applicable. Kung mapapansin nyo, hindi na masyadong ginagamit. So, ibig sabihin, nagamot na rin ng black yung sistema na yan. Kasi dati po, sumikat yung wing gambit na yan kasi malakas ang nagagawang atake. So dito ang ginawa ni Magnus, balik po tayo sa real game. E takes D5, E takes D5, nag-D4. Ayan. Then, nag-Bishop D6 si Ino, normal development. Okay, then nag-C4 si Magnus. So yan po talaga line niya, Knight F6. So dito po, walang masyadong problema ang black kung tutusin. Kasi hindi, sa mga French player, alam po nila yan na kapag ang ginawa sa kanila French exchange, simple lang po yan. Kumbaga, simple lang ang buhay na mangyayari. Then dito nag-C5, so iniipit, binawasan yung activity ng Black's Dark Squared Bishop. So nag-Bishop E7, nice C3 development. Ayan. So dito po, ang ginawa ni Ino, nag-castling siya kagad. Ayan. So meron po kasing much better way dyan. So ibigay ko po sa inyo yung pagkakataon, ano sa palagay niyo yung much better way dito po sa early stage na to. Yan, yung talagang may epekto kagad. Okay, so you can post the video. In a count of 5, itutuloy ko na po ulit. Start. Alright. Okay, so dito po ang much better way na ginawa sana ay B6 kagad. Para dito po, maobliga kagad yung white to capture with C takes B6. Yan, so pag C takes B6, A takes B6. So, nagresulta ng 2-pawn islands lang ang black kasi po connected pa rin yan. 1, 2. Tapos ang white, nahati sa 3-pawn islands. So, which is very favorable sa black po yun. Alright? So, followed with C5. At least may control sa center. Mas maganda ang magiging laban. Alright? So, yan po sana. Tendency po niyan, magbibishop D3, castle, tapos may C5. Yan. Tapos malakas pa yung open A-file ng black. So, talagang very useful po ang mangyayari. Okay? So, dito naman po, pag B6, syempre, hindi naman pwedeng i-B4. Kumbaga, kasubuan yan, overextended, kasi may mga A5. Ayan, no? Tinan nyo po yung tension sa C5 tsaka sa B4. So, wala, delikado po. Kasi pag kumapture naman doon, hindi naman kakapturein po ng black yan, dito kakapture eh. Tapos mamaya, babalikan yung pawn sa A5. So, definitely, talagang, kumbaga, wala, lamang nakagad ang black. So dito po, hindi pwede mag-A3 kasi kakapturin lang, bitin pa yung rook sa A1. Wala pang suporta yung rook sa A1. Yan. So, kumbaga, kasubuan po talaga sa madaling sabi. Alright? So, pag B6, maganda po ang resulta na mangyayari. Kumbaga, mas maganda ang future. Yan. So, dito, napakasling kagad si Ino. Yan. Ewan ko kung napabilis siguro magkasling si Ino dyan. Sayang. Ayan. Then, castle. Then, nag-Bishop E3 na po si Magnus. So, good move.
Ayan, so ito po kasing game na to ay inanalyze po talaga ni Ino ito. So yun nga po yung naging reference ko, yung analysis niya dito. Kaya sabi niya, after bishop e3, good move daw po ito and accurate. Para magkaroon na ng b4 to support the c5. Kasi yung c5 po malakas yan, ang iipit yan sa development ng black. At alam po natin na kapag ipit ang development ng kalaban, apektado rin yung activity niya o galawan niya sa middle game. So ganun po ang tendency niyan. Ayan, so dito, nag b6 si Ino pero naka b4 na. So medyo late na po. Ayan, a3. Alright? Kasi dito po, pag a takes b4, may suporta na yung rook sa a1. Kasi may queen na nga eh. Ayan, so yun na po yung pinagkaiba. Then dito, nag knight g4 si Ino. So inatake kagad yung bishop sa a3. Hoping na magkaroon, pag na-exchange to, hoping na ang black ay magkakaroon ng pair of bishop. So malakas po yan, definitely. So dito, iniwas kagad yung Magnus with bishop f4, rook e8. So development with pressure kagad sa king sa e1. Yan. Then dito po, syempre bishop e2, persadong takpan yan. Alright? So after bishop e2, a takes b4. Yan. So dito, meron pong napansin si Ino na meron din mga knight b5 ang white dito. Yun nga lang, hindi po guaranteed yan kasi meron din siyang baon na bishop a6 counterplay. Yun po ang pinaka-importante, dapat kuha natin palagi yung counterplay bago tayo dumipensa ng ano paman, ng passive. Ganon. So dito, pag bishop a6, very active. So binibigay lang yung pawn sa c7. Kapag nag knight takes c7, so bigyan ko lang po kayo ng counting highlight dito. After knight takes c7, mayroon pong bishop h4. Yan. Paborito po talaga ni Ino yung mga ganyang klase ng tema na posisyon. Kasi nakatimit ko nga po siya sa elementary noon, sa STRAA or Southern Tagalog Regional Athletic Association. Bata pa lang po siya, kilala na talaga si Ino sa mga ganyan. Tactician po talaga yan. Favorite niya yung mga ganyang tactics kasi napakahilig nga niyang mag-solve ng mga tactics eh. Kumbaga na-influensya na lang po siya noon, na-derive siya ng ganun. Maganda naman po yun kasi tactics, iba yung powerful sa tactics eh. Yan. So, naalala ko po si Ino, maiba po ko. Kasi bata pa lang kami niyan. Eh, talagang may pinagsamahan po kami. Kasi iba yun, nag-i-stay in kami, may practice kami. Yan, bago lumaban ng STRAA. So, Team Cavite po kami. From Bacoor, Cavite siya. Ako naman from Carmona, Cavite. Yan. So, naalala ko pa nung elementary kami, may pinag-aagawan kami babae. Naniligaw na kami. Pero kami pinag-aagawan babae. Nakalimutan ko na kung sino yun eh. Pero alam ni Ino yun, naalala niya siguro yun. Ayan. Ino, reply ka rito ha kapag napanood mo tong video na to ha. Message ka naman. So, ayan, na-miss ko po yung samahan namin. Napakabait na tao po niya ni Ino. Alright. So, dito po, nag-bishop h4. Balik tayo sa game. So, tendency po niyan, knight e8, then knight takes f2. So, yan po talaga ang paborito ni Ino, yung ganyang kagugulo. O, yan o. Pero ito po, sa posisyon na to, syempre, ano na yan, maganda na ang magiging outcome kasi naka-threat. Threat, ayan o, maganda ang magiging outcome, nakabitin pa yung knight sa e8, anytime naman, makakapture yan mamaya eh. Ayan, so after knight takes f2, okay na po yan, so balik po tayo sa real game. After a takes b4, so nag a takes b4 lang si Magnus, rook takes a1, queen takes a1, kinapture na yung c5, then b takes c5, minintain pa rin. Then dito po, may ginawang good move si Ino. So, ayan, so ibibigay ko po ulit sa inyong moment na to, analysis training tayo ulit. Alright, so black to play, find the best move. You can pause the video and in a count of 5 po, itutuloy ko na po ulit. Start. Okay, so dito po ang ginawa ni Ino ay bishop takes c5, sacrifice. Yan, so ano po ang idea? So kinapture ni Magnus, he takes c5, nag d4. So ang idea po, halimbawa, kung aalis yung knight kasi nga po under threat, may push na d3, nakapin pa rin yung bishop sa e2. Yan. Okay? So, kaya dito, mas minabuti na lang ni Magnus sa mag-castling. Total, babagsak din naman ng isang pyesa. Tapos, according kay Ino, nag-bishop c4 daw kagad si Magnus. Kumbaga, ang bilis daw ginawa. So, ibig sabihin, parang expected talaga. Yan. Alright, then nag-c2, syempre, naka-threat. So, kahit pa paano, mailigtas man lang yung passpawn. Ika nga nung mga theoretician, passpawn is a criminal. So iba pa rin yung at least mayroong passpawn na nakapasok sa teritoryo ng kalaban. So dito po ang ginawa ni Magnus, nag queen a4, good move pa rin. Napakalakas ng tira. Naka-threat pa rin basically sa pawn sa c2. Then dito po walang mga rook e4 kasi may discovered attack with bishop takes f7, king takes f7, tapos makakapture yung rook dito sa e4. Ayan. So dito nag-bishop f5, so sinuportahan, pinipreserve hanggat maaari yung pawn sa c2 para may pressure
sa White's Camp. So dito po, meron na namang magandang ginawa na bato si Magnus. So i-guess nyo po uli yung good move na ginawa dito ni Magnus. Grabe, good move na yung binabato ni Ino. Good move pa rin yung ginagawang counterplay ni Magnus. Okay po, so you can post the video again para mag-guess nyo po kung ano yung ginawa ni Magnus. In a count of 5, tutuloy ko na po uli. Start. Alright, so dito po, ang ginawa ni Magnus ay knight d4. Inatake yung bishop sa f5, atake rin din sa pawn sa c2, at hindi po makapture ng queen yung knight sa d4 kahit na hang yan, kasi nakahang din po yung rook sa e8. Ayun o, mamamati yan. Okay, so pag knight d4, very good counterplay ang ginawa po, o kaya baka meron po kayong naiisip dito, balik lang po tayo sandali, with bishop takes c7. Yan. So, syempre, hindi pwedeng i-capture kasi mawawala ng depensa yung rook sa e8. Pero, nakita po ni Ino na may queen d7 siya. Pag bishop b5 daw, queen takes c7. Bishop takes e8, may queen takes c5. So, intention to play c1, promotion. Pwersadong mag queen f4. Maproteksyonan yung paparating na promotion. And then, at the same time, may threat din sa knight sa b8. Ayan. Then, dito po, mayroon na siyang knight takes f2. So, obviously, hindi pwedeng capturing ng rook yan. Kasi mawawala ng depensa yung rook sa c1, yung promotion sa c1. Ayan, then dito po knight d4, iba binalak yung depensa, then may knight d3. So hanggang diyan po nakita ni Ino. Grabe, ang layo. Nakita niya 'yan. Okay, so ganun po talaga eh. Against world champion ba naman kalaban mo? Nako, kung malalayuan mo na 'yung makikita mo, layuan mo na. Ayan, so dito po, all right. Balik tayo after knight d4, ang ginawa ni Ino ay bishop g6. Then forsado talaga, bumigay na yung pawn sa c2. Yan, then dito po ang ginawa, nag-rook e4. Yan, so dito, hindi na applicable tong bishop takes sacrifice. Kasi king lang ang pangka-capture dyan, depensado ng bishop yung rook sa e4. Yan, so dito, iwas lang with bishop g3. Then nag-knight e5, pinuwersa nang ma-exchange yung darks for bishop, rook takes e5, knight e3. So hindi na po dinipensa ni Magnus to. Kung hindi na siya nag-ambition, kasi wala rin naman eh, hindi paano madidipensa, nakabitin din yung knight sa c2. Wala na rin po eh. Kung mag-C6 naman, bitin din mamaya yan. O, very extended na po. May rook C5 lang. May mga ganun po. Ayan. So, binigay na niya. Rook takes C5. Ayan. Then, dito po nag F4. So, ang intention niya ay to play F5. So, at least, ma-pressure yung pag bishop H5. May mga G4. May mga ganun. So, dito po, lamang ng isang po ng block. Pero parang si Magnus pa yung umaatake. Iba talaga world champion. Then, dito nagpasingaw muna si Ino with H6. Kasi po, dito, hindi pwede mag-queen d4. Kasi meron pa rin discovered attack with bishop takes f7 check, maku-queenless. Ganda sana nung queen d4 kung wala yun eh. Kasi may pressure sa e3, nakapin pa. So dito nag h6, queen b4, inatake na yung rook sa c5. Nag-knight d7, good move. Ayan, pagkakataon na makadevelop. Then at the same time, depensa sa rook sa c5. Then dito po ang ginawa, nag f5. Bishop h5 syempre, kasi kung magbibishop h7 po, parang pawn niya na malaki dyan, tapos naipit pa yung king, may background pa kasi nandito yung bishop. So persado po talaga dito sa h5 para at least may purpose. Then dito nag queen d2, yan, so dito po meron doon mga player nagsabi, bakit hindi mag g4? Kasi pag nag g4, may queen g5. Yan, so may mga ganyan po. Wala, pabor yan. Okay, tapos queen d2 muna. Alright, queen d2, nag-queen g5, queen d4, ayan, rook e5, binatake yung knight sa e3, queen takes d7, so binigay na ni Magnus, nag-king h1, ayan, nag-queen c5. Alright, so dito daw po, sabi ni Ino, based dun sa kanyang annotation dito, sabi niya, pinoint out daw ni Magnus yung queen c3, much better daw with queen c3, ayan. So idea po, pag nag-queen takes c7, may king h7 lang. Ayan o, kasi may mga paparating na po na bishop e2. So dito po kung mapapansin nyo, parang ang hirap kasing hindi halata masyado eh. Nakapin yung bishop sa c4. So hindi makaalis. Yan, much better daw po itong way na to. Mm-hmm. Kasi dito po, halimbawa kung mag-queen d6 may capture kasi, tapos naka-threat pa yung rook sa f1 eh. Hindi pwedeng umalis talaga ang queen. So may bishop itong paparating. So yan po yung medyo grabe, pang world champion level yung tirada. Yan, medyo hindi po napansin ni Ino yan. So dito nag-queen c5 lang si Ino para madepensahan yung c7, tapos at the same time may counterplay sa bishop sa c4.
Then, nag-queen d3, bumalik. Alright, queen d3, nag-rook e3, inatake yung queen sa d3. So, ano mangyayari? Kung magbibishop e2, hindi po pwede. Kasi, yun nga, may mga ganito eh. Queen d8, ganon, then may bishop takes f7. Tapos may mati pa ron. Baka mauna pa yung white na manalo. Manalo pa si Magnus. So, nagsisiguro na rin si Ino with rook e3. Tapos, nag-queen c2. Uy, may threat. Discovered attack. Bishop takes f7, queenless. Iwas with queen e5. Yan, dito po, nag-queen d2. So, para at least hindi makaalis yung queen, nakahang pa rin yung rook sa e3. So, nag-king h7 muna, prophylactic move. Iwas muna sa mga dangerous na paparating. Nag-h3, para at least wala ng back rank din. Nag-queen e4, yun, may idea sa pawn sa h3, may check. Then, at the same time, may kain din dito sa bishop sa c4, king g1. Alright, pag king g1, nag-c6, para wala pong mga bishop d5, prevention. Yan. Then dito po, nag-simple rook c1. So, sabi ni Ino, napakagaling daw talagang dumipensa ni Magnus. Kasi, totoo po yan, oh. Tinan nyo. Oh. Grabe. Parang, ang ganda na ng mga ginawa ng black, pero ang hirap pa rin ng execution. Kaya tapos, nag-queen e5 ulit, balik, bishop f1, nag-rook g3, queen f2. Yan. Then dito po, nag-queen d6. Yan. So, pag queen d6, so dito daw po, meron siyang, kasi nga po, running out of time na. Kung di po ako nagkakamali, nasa kulang daw po yung oras niya dito. So, sabi niya, with only a minute on the clock, I was thinking about, mapapatira na sana siya, oh. Balik po natin kaunti. Ayan, so mapapatira na daw po siya ng bishop f3, oh. Yung nga lang, may ganun daw, oh. May rook e1, pag queen d6, may rook e3, ubus pa siya. Bigla. buti nakita ni Ino. So, pag queen f2, nag queen d6, ayan. So, dito po, actually, oh, pwede nang capturein to, eh, oh. Yan, oh. Pero syempre, dito po, nag-rook c4 muna si Magnus. Ang idea niya, mag-rook f4, ibablock niya yung suporta ng rook sa g3, tapos may mga g4, makukulong pa yung bishop sa h5. So, lumalabas pala dito, parang gusto pang manalo ni Magnus, kahit na behind siya ng pawn. Yan, so nag-f6 na si Ino. Pag f6, so wala na, makakatakas na yung bishop, so wala nang mga trap-trap. Then, dito po, kinapture na ni Magnus. Rook takes, queen takes, queen takes g3. Ayan. So, dito pa lang po, after queen takes c6, sabi niya, nag-offer na raw ng draw si Magnus and tinanggap na niya. Kasi nga, kakapture na rin to. Tabla na rin. Ayan. Kasi po, pag queen takes g3, konting ano lang po, queen c5, then queen f2. Depensado pa rin yung pawn sa f5. Queen takes f2, king takes f2. Tabla po talaga yan. Ayan. So, ang ganda po nang nangyari kasi nung na-draw, ay at least na-save yung Philippines as 2-2. Against Norwegian team. So alam po natin ang Norway napakalakas po niya nowadays. Ang lakas po na team niyan. Lalo na nandiyan si Magnus nung time niya naglaro sa board 1. Grabe. Ayan. So nakakatuwa po 'yan kasi syempre bihira na po kasi lumulusot kay Magnus kapag ang kalaban niya mga 2500 lang, bihira na. 2700 nga inu-squeeze niya, pinipilit niya, pinipiga niya hanggang sa manalo eh. Ito, 2,500. So, yan po yung naging balita. Kumbaga, parang, syempre, kakaiba eh. 2,500. Tumabla kay Magnus. Tapos, losing pa si Magnus para nagabulang ng draw. Parang ganun po yung nangyari dyan eh. Yan. So, nung nabalitaan ko po yan, tuwan-tuwa ako. Kasi, kahit papano, syempre, kilala ko si Ino. Naka-teammate ko po ng elementary yan. Ayan. So, nakakamiss din po yung moment na ka-teammate ko po yan, elementary eh. Ayan. So, Ino! Ano ka rito ha? Leave ka ng message pag napanood mo yung video na to. Ayan. Kung may YouTube channel ka, maganda sana. Alright. So maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. At sana po natuto po uli kayo sa game na ito. At bago po tayo magtapos ay patuloy po tayong babati sa mga nagpapa-shoutout. Ayan. So binabati po natin si Jesse Leacher ng Tanawan Chess Club. Jerome Remotike ng Port Elizabeth, South Africa. Wawan layo. Jerry Valmores ng Kabuyaw, Laguna. Yan. Laranyo Clay. Sumampong family ng Misamis Oriental. Okay, kamusta po sa inyong lahat? At kay Alan De Lara. Joven Lee Cantong. Niel Ampaya ng Mandaluyong City. Alan Pascual ng Kasigulan, Aurora. And Jeff Tiangsing. Ayan. Yung iba po ay sa next video na po. Ayan, kasi medyo mahaba po ang pila. Nakasulat po. Ayan, so maraming salamat po muli. Muli po, ito po ang inyong lingkod, International Master Roderick Nava. At God willing po, ay makita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.